Nalungkot ng ilang taga-Laguna ang pagkakadiskwalipika ng kanilang gobernador na si E.R. Ejercito. Sa talumpati naman sa isang event, iginiit ni Ejercito na hindi totoong sobra ang ginastos niya. Napupuntirya lang di mano siya. Depensa naman ang COMELEC, hindi sila tumitingin sa anumang political affiliation. My report, si Marisol Abdurrahman. Maghapong tahimik ang sitwasyon sa Kapitolyo ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz. Normal man ang sitwasyon, hindi na itago ng ilang empleyado ng Kapitolyo ang kanilang nararamdaman sa desisyon ng Commission on Elections na i-diskwalipika ang kanilang gobernador na si E.R. Ejercito dahil umano sa sobra nitong ginastos sa kanyang kampanya noong nakaraang eleksyon. Bakit siya yung... yun lang naman ano? Mas marami pa kasi, mas sa Senado, marami rin naman. Todo suporta rin ang mga kababayan ni Ejercito sa pagsanghan, kung saan siya nanilbihan bilang alkalde ng mahabang panahon. Nangihinay ang mabait naman si Gubi. 4.1 million na aking dineclear. Ngayon, gumagawa sila ng istorya na ako'y nag-overspending. Napakaraming senador at congressman na nag-overspending. Ako pa ngayon ang pinupuntirya nila. Matatandaan nung kasagsagan ng kampanya, special mention pa ng Pangulong Ninoy Aquino si Ejercito sa isang pulong nito sa Laguna. Sayang naman kung babaliwala ang lahat ng ating pinagsumikapan, di po ba? Ang tanong ko po sa mga taga-Laguna, itatayaan niyo ba ang inyong kinabukasan sa isang asong aksaya? Pero ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, wala raw kinalaman ang politika sa diskwalipikasyon ng gobernador. Hindi ho namin iniintindi yung partido, hindi ho namin iniintindi yung tao, hindi ho namin pinakikialaman kung sino sila. Ang pinakikialaman ho namin is yung batas, yung election law na we're supposed to implement and enforce. Ang Malacanang, sinabi namang hindi raw sinisingle out ng administrasyon ang pamilya Ejercito. Matapos kasing makasuan ng plundro ang pinsan na si Senator Jingo Estrada dahil sa pagkakadawit nito sa pork barrel scam, tsaka naman lumabas ang diskwalifikasyon kay Ejercito. They are not being singled out. Nandun po sa COWER report yung basihan, pati ho doon sa mga testimonya noong mga whistleblowers, yung mga taong nakasuhan po. I will defer to the COMELEC on the matter of the disqualification of one of its divisions of Governor Ejercito. Kapag nagkataon, hindi ang nakalaban niya sa pagkagobernador na si Edgar San Luis na siyang naghain ng reklamo sa COMELEC ang papalit sa kanya, kundi si Vice Governor Ramil Hernandez. Ayon kay Hernandez, wala raw siyang kinalaman sa away politika ni San Luis at Ejercito. Noong election 2010 kasi, naglaban si Ejercito at Hernandez sa pagkagobernador ng Laguna. Mapapolitical man o mapaligal man, labas ako doon. Basta ako naman, nakaupo ako as Vice Governor, kung anong kahinatnan niyan. At nabanggit ko kanina, kung utusan ako ng COMELEC na mag-assume, ipa-implement nila sa DILG. So, susunod tayo sa batas. Kung may between sa kanila ni Congressman Egay, so hindi ko alam yon. Basta ang nakikita ko ngayon, ang pinaglalabanan naman nila ay legal issue. Marisol Abdurrahman, GMA News.